guys! Welcome back to my channel. For today's video, nandito tayo ngayon sa Motonomics dito sa Cubao kasi magpapagawa tayo ngayon ng mini driving light and yung loud horn ng ating ABB-160. So, tara tingnan natin kung paano gagawin ito. So, makakasama natin ngayon dito si Kuya Jonathan. Siya ang magkakabit ng ating MDL and yung loud horn natin. So, ang una niyang ginawa, syempre, kailangan munang tanggalin yung mga over. Ayan. Kaya Jonathan, baka pwede ka muna mag-hi pa istarbo konti. A few moments later. Bali, ano yung uunahin mo kuyang ikabit? Sa dual horn po natin, ma'am. Sa loud horn tsaka sa stock horn. Para, kasi dito tayo muna kukuha ng flat ng electrical harness niya para maayos din yung kung papagkalagay ng wire sa okay. Unit natin. Ano magigitan nyo naman po mamaya pag katapos yung solution nyo kung paano yung unit. Sanay ka na kuya sa ano yan ah. Pagkabit ah. Nakailang motor ka sa isang araw? Depende rin po sa ano namin yun. Sa pumupunta. Pero maximum mo, ilan nagagawa mo sa isang araw? Tatlo hanggang apat lang po. Yung maabot na kami ng lima o patas na, is na, kita kami ng madaling araw. Okay pala yung ganyan kuya, para mas safe yung sa hinang mo, no? Insulator, tsaka ano na rin, iwas sa motor circuits. Oo. May cover, no? Ang hirap kasi ng ano niya, ng ilaw. Madilim eh. Karamihan po naman lahat na lang po ng ilaw natin sa, ano, eh, sa mga LED. Pati yung busina, ang hina din. Lalo na kung dadaan ka ng Commonwealth, di ba? Parang... Commonwealth, isang pinta sa pinaka-busy road. Oo. Mga kailangan, ano talaga, malakas ang busina mo. Kasi, alam mo naman yung mga bus, di ba? Eto, ang cute ng busina eh. Yan po yung unang kinabit mo. Yan yung horn. Ako. Nag-plug na po ako ng harness ng horn natin. Okay. Ano yung tawag dyan kuya sa nilalagay mo yung plug? Sprinkable tube, ma'am. Ano na? Sprinkable tube. Kumbaga, mas maganda kayo sa electrical kit na gagamitin. Para mas organized din yung ano, no? Opo. Tsaka, sa wiring. Kumbaga, pagdating sa insulation kasi nung nalag sa mga open wires is mas ano po siya, mas secure. Tingnan nyo naman yung gawa ni kuya, ganyang kalinis. O, di ba? Hindi yung basang kinabit lang yung mga wire, no, Kuya Jonathan? Talaga, yun yung pinakaano namin rito. Organized talaga, no? Okay, yun yung pinakaano namin. Malinis ang pagkakagawa. Meron kasing gumagawa na basta ikinabit lang, gumana. Ayos na. Pero pagka binuksan mo, o gulat ka, sabog na lahat ng wire, di ba? Kay Jonathan, ilang oras sa abutin yung pagkabit ng ano, yung horn, tapos yung MDL natin? Usually po, ma'am, kung talagang gusto na maayos na gawa, is actually yung pinaka-time length sa ano, is 3 to 4 hours. Pero hindi naman siya yun. Kumbaga, estimated time natin. Okay. So, ito guys, aabutin tayo ng 3 to 4 hours. Pero estimated lang naman yun ni Kuya Jonathan. Pwedeng mas mabilis pa. Ano yan, Kuya? Sa relay ng loud horn natin po. Kasi ang loud horn natin is
above 20 amperes yung ano niya, kaya hindi niya kaya ang panggatin dito. Kasi ang mga gantong feet is 7.5 something lang yung ampere. So, hindi niya kaya may bubos yung tamang tunog ng busina natin. Kasi okay. Under wattage na po, ay under amperes na po yung binibigay na kuryente mo na gamitin. Okay. So, kailangan natin dito, gamitin ng ganito para may bigay mo na gusto yung amperahe na tumimingi ng busina natin. Ang total meaning ng ECU natin is hindi computer back. Okay. Is engine control unit. Ang baka 3-part category kasi siya. Papaliwanag ko lang dito ha. Itong half part nito is ito yung ECU natin. Then, ang lower part niya is alternator tsaka starting motor ng unit natin. Then, ito naman is ito yung power output natin na navigated transmission switch na nagbibigay siya ng 30 amperes and above. Kaya okay. Dito kami kumukuha, then mapapansin nyo is non-directed battery kami at non-motor relay. Okay. Yung paliwanag nyo. So, nasa 80% na tayo din sa horn. So, doon mo nyo yung pag-uwi nito. Okay. Is mapapatingan nyo na yun. Ayan kuya, ano yun? Yung parang sa pinaka-power ng accessories na nilagay natin, ganun. Opo ma'am, ito na yung main power input ng ano natin. Ito yung mag-supply sa lahat ng accessory line natin dyan sa ano dyan. Dyan manggagaling. Opo, na-connected tayo sa power relation switch na naka-base dito sa main fuse natin sa upper part. Papagkita ko mamaya kung saan ka na disnavigate yung nag-disnavigate yung fuse niya if ever na magkaroon siya ng friction dito. Ayan, so dito guys, kung katulad ko, medyo limited pa yung kaalaman din ninyo pagdating sa mga motor. Dito, si Kuya Jonathan, magaling na magaling din mag-explain sa mga ginagawa niya. Siyempre, di ba, as an owner, di ba, siyempre, alam din natin dapat kung ano yung ginagawa sa motor natin para if ever, ano man mangyari, may masasabi din tayo, di ba? Alam din natin kung ano yung mga inilagay sa motor natin at ano yung ginawa nung nagpakabit tayo ng mga accessories. Guys, tignan nyo naman kung gaano ka-safe yung ginawa ni Kuya. Binalutan niya talaga yung shrinkable tube. So, iwas ano tayo sa short circuit na kuya, mga ganyan. One eternity later. Ganun lang kabilis nagawa ni kuya. Hindi ni parang beep! Beep! Tingnan nyo naman guys, wala pang isang oras. Nakabit na agad ni kuya yung ating loud horn. Loud and clear na talaga. So ito pala guys, pag magpapakabit pala tayo ng loud horn, tapos ng MDL, pagka sa ADV-160 pala, ayan, yung harap lang yung i-open kasi nandyan na rin naman yung mga input ng mga wirings natin na sa harapan lang. Ito yung sarap na ng busina natin sa loud horn first stop. Pag yan, pag naka-unti siya, is yung loud horn. Ah, okay. And push natin. Ito yung pinaka-main selector natin. Ah, okay. Nandyan. So, ngayon ang ginagawa na agad ni Kuya is yung para sa ating MDL. So, diba ganun kabilis? MDL na agad. Tapos na agad yung ating loud horn. So, dito lang yung ginagawa ni Kuya. Yan yung shock nila. Yung Motonomics. Ayan.
So, ayan, nakabit na agad ni Kuya yung ating MDL. Grabe, sobrang bilis gumawa ni Kuya Jonathan. Parang napikit lang ako. Nakakabit na. Parang miikot lang ako saglit. Pagbalik ko, ayan na, nakakabit na agad, oh. Mabilis gumawa si Kuya, pero malinis na malinis. Hindi kayo dito magsisisi, guys. Ibibigay ko na lang sa inyo yung kanilang Facebook page and ang kanilang contact number. Kung gusto nyo rin magpagawa. Para saan yun dyan, Kuya? Doon sa wire ng ano natin. Then, ito mga naka-sling wire na mga to, ma'am. Mamaya yan, malikita yun. Ayos yun lang. Okay. Para mas, ano yun, mas organized yung tigil. Kuya, sa paggawa ng ganyan, pwede kang gumawa ng ganyan ng hindi mo hinihinang? Sa iba po, ma'am. Ang ginagawa nila. Oo, kasi, anong, ano, kasi parang may nakapagsabi din sa akin na ano eh, hindi daw sila naghihinang? Sa akin kasi, ma'am, paghihinang kasi is mas na natin siya, kumbaga, mas na ano natin, mas na bibigay natin yung tamang connection. Connection. Nan-lost contact po siya. Oo. Nakatune yung connection natin sa kanya. Mm-hmm. At saka, iwas na rin pag nababalot yung wire, hindi sa basta-basta kumakalas po. Hindi maglulose agad, no? Opo. Mas okay talaga kapag ka nakahinang. Opo. So, pag sa rule kasi, pag nababasa siya, is doon sa wire natin, although pan-toki siya, nagkakaroon siya ng corrosion o yung sinasabi nilang nag-aamito po. Kung doon siya, nagkakaroon ng lost contact na. May palaunan. Pag nagkakaroon kasi ng lost contact, umiinit din kasi yung wire. Nagkikis-kis, doon din yung umiinit. Kaya yung iba is doon nagkakaroon ng sunog ng nasusunog. Isa pang inaanoan na ano. Sa amin po, ma'am, secured po kasi lahat. Yung pinaka primary. May iba't ibang ano talaga, no? Apo. Tsaka yung discarte. Yung talagang pinaka ano namin is yung safety na rin ng unit natin, ma'am. Saka, isa na rin dun, mas malinis kasi tignan pag nakahinang. Isa nakabuhol lang. Saka pagdating sa splicing kasi, pag splice mo sa wire, pag binuhol mo lang siya, mas bulky siya tignan. Kaya pag tape mo or paglagay mo ng fingerboard soap, is mas makapal na yung tsura dun sa yung position portion niya. Oo, kasi parang nakapilip, nakaikot siya, di ba? Oo, binipilipit lang kasi yun. So ngayon, kasi na kaming harness na ng MDL natin. Electrical na tayo. Ayan, Kuya, nilagay mo yan. Ah, opo. Yan yung sa MDL natin. Opo, ito yung balas na natin. Then, ito yung switch input, then ito yung power output. Hmm, okay.
yun po sa nangyari dito is ito lang. Wala kami sinira sa electrical harness nyo, kumbaga sarili namin flat. So, ito na po yung final output natin sa gawa, bago namin takpan. Electric na lang po ma'am, kung may concern pa po kayo, may tanongan, mga ano, open lang po para masagot namin. So, ayan, ina-adjust lang ni Kuya Jonathan yung position ng ating ilaw. Ayan. Kumbaga sa ilaw natin is kakapatungan din sa ilaw sa stock na hitlight natin sa ilaw niya. Okay. Para let issue doon sa nagsisilaw na kasalubong niya. Pero, okay. Nasa concept nyo na din po sa driving nyo, kayo na lang din po ba lang kung gusto nyo magkaas pa ba o ibaba. Pero dito sa amin na pag kumbaga i-out na namin dito sa namin, yung sinasundan namin sa headlight position dito namin. Okay. Tapos na po ako ma'am, sasalado ko na kung wala na kayong concern. So, tatapang ko rin dito. Okay. Sige. Dito kayo Jonathan, wala kayong ginalaw sa kahit na anong wiring sa ano? Harness nyo po lang yun po ma'am. Kung gusto nyo balik sa dati, iba gusto nyo lang bumalik sa dati, walang accessories. Eto, tanggalin lang natin ito sa stock horn. Eto, tatanggalin natin doon na nakakonect doon. Then, disconnect din natin to. Then, ibabalik natin sa stock na doon. Back to stock horn na po tayo. Tapos sa output natin, tatanggalin lang din naman yung na nandun. Input. Oo. Ng accessories, tatanggalin doon. Tapos mga itong mga switches, mga itong ilaw, all stock na po, wala na nito. Ito okay. Na po. Wala na tayo nito. Kaya sa pinaka main input, baka balik stock na yung motor natin. Ay, nasa 55 yata. Maaga sa mga nakarana. Ayan, so dito pala maganda magpa-service talaga kala Kuya Jonathan kasi tingnan mo, ginawa niya ng paraan para nagkaroon na siya ng initiative, ginawan niya dun sa ilalim para ma-adjust agad. Para hindi na siya tumama dito. Kasi pag naka-on yung makina, grabing vibrate eh. Ano po mama? Layo na po yung si ano natin. Oo. Then dito, kasi nga lang, kumbaga, although let's say, hindi naman siya stainless. Kaya, ginawa ko na lang siya, naka-body clip na po ito. Kumbaga, wala na kayong kahawakan pa ng wrench na nilalagay na bolt dun sa ano. Naka metal clip na po yan. Okay. Body metal clip na po. Okay. So, pinalitan ko dalawang tornillo dito sa ilalim niya. Okay. Sige, kuya. Kuya, may warranty ba tayo dun sa MDL natin? Sa item natin po ma'am, sa unit na kinapit natin is 30 days po tayo sa MDL tsaka sa horn ma'am. Then sa service na wiring, like may something, nagka-problema yung electrical na in-install namin, 6-month service warranty po tayo doon. Okay. May ano pa yun? Kumbaga may... Kahit wala, kahit lapas-lapas 6 months naman na, kung masimpleng bagay lang na naging, like, magpapalit ka ng switch, pwede namin i-counted pa din sa amin. Sa warranty ng service na ito. So guys, ngayon kasama natin ngayon si Sir AJ. Hi Sir! So si Sir AJ ang may-ari nito, Motonomics. So Sir, ano po bang mga services ang in-offer niyo dito? Mainly dito sa amin, we offer electrical services. So wiring, installation ng aux lights, ng mga busina, and then accessories din, top boxes, tapos mga CVT parts na mga scooters. So meron din kami mga minor na PNS, mga change oil, gear oil, yung mga CVT cleaning. Yeah, pero mainly sa electrical domain.
Yes sir, katulad nung pinagawa ko ngayon, nagpakabit tayo ng MDL, tapos yung loud horn natin. So, kung pupunta sila dito sir, kailangan pa ba nilang magpa-schedule or pwede walk-in? Pwede naman walk-in, pero unless na rewiring ang ipapagawa or big bikes, yun ang ini-schedule namin kasi medyo matagal yung ganun units. Ang oras sir ng store niyo? Usually Monday to Sunday naman 10:30 to 8 p.m. Tapos ang cut-off namin sa electrical is 7 p.m. Pero pag weekends minsan nagka-cut-off kami mga hapon pa lang kasi madaming gawa. Mas matagal-tagal din sir kung kawaii. Opo. Sige, tapos kung meron po kayong mga questions, pwede kayong mag-message sa ano Facebook page niya sir? Visit us sa at Motonomics po sa FB page. Meron ba sila sir, pwede kontakin, tawagan na mobile number or much better mag-message na lang sa page? Much better sa page, pero ever, pwede naman sa number which is 0997-903-901. Ayun. So guys, ayun, kung meron kayong mga question, pwede kayong mag-message dun sa number na binigay ni sir or pwede rin sa Facebook page nila. So, thank you so much, Sir AJ. Okay. Sa mga gusto mong pumunta dito, guys, punta na kayo dito. Sulit na sulit magpagawa dito kala Sir AJ and napaka, ano nila, very accommodating. Okay. Thank you, sir. Thank you.